Consistency talks. Ayan. So, ito ay parang session natin. Good evening. Good evening. Another play ball for tonight. Good evening. Good evening sa mga... Ayan. Okay, si Coach Lobby. Roy Herrero. Sino ba to? Ayan. Good evening po sa inyo lahat. May baby. Unmute na po tayo. So before we start, syempre may raffle sa dulo para sa Cups Thanksgiving natin sa December 16. Yung mga nagnanalo na, eh hindi na pwedeng manalo ha. Pagbigyan natin yung iba. Yan, yung last time kasi nanalo, si Brother Jim, si Ma'am Cordelia, si Rochelle, at saka si Ma'am Leticia. Yan. Kung gusto nyo pong manalo ulit, magpalit po kayo ng pangalan. Eh, biro lang. Anyway, welcome again sa COPS consistency natin from the word consistency. So, we promoted these talks sa buong grupo natin to charge yung mga hindi nakapunta ng office, yan, yung mga hindi nakaka-attend ng alas dos. So our goal is to empower para mas lalong mag-light po yung mga apoy ng mga nag-aapoy na, lalo na ngayon may promo. Ayan, so masayang-masaya ang mga taga-Nueva Ecija sa promo na yan. At ang mga taga-Pangasinan. So, ayun, meron bang bago? Meron bang... Teka, sino ba? So, nakikita ko naman po. Ah, si Nanay Nieves. At saka si Ma'am Rowena Samiado. O, Sir Roy Herrero. Ayan, ito yung mga bibihira nating makasama. Pero nandito sila. Welcome, welcome. Pakipasa ng link sa mga Cops. Sino tong Cops? Ah, ito yung leader from Batangas, no? O. From Davao, lovely Sulayaw. Wow. Sige. Sige. Get ready ah. Syempre, another flavor po ito. So another story, another inspiration po para sa ating lahat. Yung makikilala natin na speaker for tonight. At nakasama ko po ito way back 2017, before pa mabuo yung Cups, and then nanganak po ito. Syempre, we are launching Cups All-Star by 2023 in preparation. Ito po yun. Ito mga talks natin na to na mamanahin po ng mga leaders nin natin. Sige lang yung mga nagdi-dinner dyan. Kain lang po kayo. Mag-alok po kayo. Okay lang yan. So, last week kasi, ang naging topic po natin is, is all about closing the deal din. Closing by Mentor Evelyn. So, maraming na-inspired, may umiyak, may tumawa. Merong lumakas ang loob. At bottom line, nagkaganda ng effect noon kasi na-inspired po tayo lahat. Maraming story na kumbaga hindi natin alam na may mga nasasabi na kikwento pagka sila na mismo yung alam mo yon yung may hawak ng mikropono. Ayun. 7:19 na. So welcome sa 26,000 viewers attendees natin. Grabe to. So 26,000 no. Ang dami mong audience ngayon, Madam Speaker. So yung speaker po natin for tonight, masabi ko lang, makakwento ko lang, isa itong
Walang patawad to sa pagdating sa direct selling. As in talagang na-put up yung property nila, yung tinitira nila dahil dun sa ano, sa ginagawa niya na yun. Nahinto lang yun for quite some time kasi nagkaroon ng mga sitwasyon, challenges din. Yan. Siyempre, hindi ko na ikikwento yun kasi siya na yung magkikwento. Gusto ko lang malaman po ninyo na itong session po natin na to, itong consistency na to is we invite speakers na yung mga talento nila, ma-share nila. Kasi iba-iba tayo ng talent eh. Iba-iba tayo ng talents. Pwede yung paki-an. Ma'am, paki-mute po. Yung ano. Pati ito ako mamute, wala po kasi yung option. Unmute ka na lang, sir, ha? Ma'am, ikaw yung Coach co-host. Depp. Coach Depp. Yes po, hello po. Paki-recognize naman si Sis Agnes from bagong ano natin, bagong dine-develop natin leader from Isabela, Santiago Isabela. Ay, hello, hello, hello po sa mga tiga Isabela. At this coming December 11, welcome po kayo sa Taj Hotel Tuguegarao. May Thanksgiving po dyan. Pwede po kayong pumunta ron, ma'am. Yan, shoutout po sa mga taga Isabela. Yan po. Pag nagpunta kami dyan, huwag niyo kalimutan po yung pansit kabagan. Biro lang po. Ayan, shoutout po sa inyo. Good evening po. Ayan. Sino pa po? Paki-PM na lang sa akin. Oh, yan. Okay, malinaw po ba yung boses ko? Please type 1. Okay. Oy, Engineer Ray, nandito pala. Hello, Ma'am Elvira. Oh, ano to? Pangasinan. Okay, Ma'am Jonah, Ma'am Lovely, Ma'am Etherlyn. Okay, okay. So, malinaw, malinaw, malinaw. So, yun. Ang haba na ng intro ko. Before ko tawagin yung speaker na ito po ay isa po sa mga founder ng grupo ng CAPS, ng isa sa mga arm po ng CAPS natin, which is yung ano, yung CAPS Genesis. Siya po ang ano po nito. Siya po ang nanay ng grupo po na ito na namamayagpag po dito po sa Batangas. Sampo ng kanyang mga leaders. Ayan. So ready na po ba lahat? Please, thumbs up. Titingnan natin kung sino yung nagre-react at hindi. Ayan. Again, mamaya may raffle sa dulo. Pag ito ay umabot ng 40, mga 10 ticket. May kagaya lang dati, 4 na tickets. So yan, before ko po tawagin, ma'am, ready na ba yung video? Yes po. Ayan, so before natin tawagin yung speaker, please watch this po. Wonderful morning po sa ating lahat. Ako po si Lizal Ache from Nasubu, Batangas. Simpleng may bahay. May tatlo po akong anak. Ako po ay bunso sa aming siyam na magkakapatid. Ako po ay hindi nakatapos sa pag-aaral na naging frustration ko po yun sa buhay. Akala ko po wala na akong pag-asa. Pero nung makilala ko po ang Health Wealth, nabuhayan po ako ng loob. Yun po ang naging daan ko para mapagpatuloy ko po yung aking success sa buhay, maabot ko yung lahat ng aking pangarap para po sa kinabukasan ng aking mga anak. Ang goal ko po
sa health well, gusto ko po na pagtanda namin ng aking pamilya, ng aking asawa, yun pong magkameron po kami ng financial freedom na hindi po namin kailangan ng mag-isip kung paano ang buhay namin sa aming pagtanda. Ang goal ko po sa aking mga downlines, ma-share ko po yung pagiging success sa buhay para po pagdating ng panahon, yun pong buhay nila mabago din po ng dahil sa health well. Hindi po balakid kung ano ang kung anong katayuan mo, kung ano ang edad mo. Ang mahalaga po, yung alam mo kung paano mo gagawin yung negosyo para mapagtagumpayan mo yung lahat ng pangarap mo. Hindi po balakid kung anong pinagdadaanan sa buhay. Dahil lahat po tayo, meron po tayong pinagdadaanan, lalo na po ako, pero lahat po yon ay kailangang ma-overcome natin na ang pangarap po natin ay hindi mapuputol ng dahilan sa anumang problemang dumating. Lahat po ng mga tao may pinagdadaanan, pero kailangan lang po yung tiwala sa Panginoon Diyos para po mapagtagumpayan ang ating lahat ng pangarap. Ayun, ma'am, tapos na ba yung video? Opo. Nawala ako. Ayun, so wag na nating patagalin. Ang speaker po natin for tonight, mag-share po ng talent niya, ng journey niya po dito. Ito po hindi kinuha sa libro, kundi experience niya po talaga. Buksan niyo po ang mga puso't isipan po ninyo para may matutunan po tayo pare-parehas. Ayan. So ready na po ba lahat? So paki-unmute at i-welcome po natin. Hindi ko na patatagalin. Ang founder po ng CAPS Genesis. Ayan. Paki-unmute lahat. I-welcome po natin si Mentor Lordelisa Ache. Palakpakan po naman natin. Ayan. Oh! Oh! Pala. Ayun. Pasok! Lahat. Ako po si Michelle Ache. Mahina. Ay, naku, naiyak na. Pakilakas. Ano ka pong challenge sa buhay? Big challenge. Wala po. Kapatid. Kawalan sa akin. Kawalan sa mga. Pero, pagkiwala lang. Ganun po talaga ang buhay. Eh, nawawala. Ate Lizel, pakilaksan daw po. Hindi daw po masyadong madinig. Pakilaksan daw po. Okay. Yan. Ako po bilang bunso sa pamilya, ang una ko pinagdaanan. Ako, walang madinig.
Nako. Ayan. Ano, pakilaksan po, pakilaksan daw po. Pakitutok niyo po yung ano, yung speaker po diyan sa ano niyo. Kung naka-headset po kayo. Ah, okay. Okay na, sir. Ayan, nadidinig na po ba natin? Paki-thumbs up nga po kung nadidinig na natin si... Mahina, sir, mahina. Ay, mahina daw po. Pakilaksan daw po. Sir, ano mahina. Ang sound ba? Yes, opo. Yung volume. Yung volume po ng unit ninyo. Yan, okay na po. Yan, nadidinig na po ba natin? Medyo nadidinig na kung maririnig nila ako. Yun, sige. Game. Mahina pa rin, mahina. Mahina po. Anong bilim? Hanga po. Nakatodo na po yung sound ko. Ayan, todo na daw. So, lakihan nyo na lang yung tenga nyo. Okay na po. Ayan, so very excited pa naman kami kasi nagkakaiya ka na. Wait lang sir, paano ko sana pa kung ano. Ate Lizel, paulit daw nung iyak. Wait lang po. Ate. Kaloka ka sir. Para pinagpawisan talaga ako dito. Bili. Dami. Ano? Sa. Okay na. Ayan, game. Wala. Ate Lizel, pa-unmute po. Opo, naka-unmute po kayo. Ayan. Standby lang po kayo ha. Ganito po talaga pagka ano, online. Even mga professionals pagka po ano, nagkakaroon ng ganito. Okay na. Okay na? Ayun, okay, yun. Malakas na. Ayun, sarap mo. Okay na po. Telecel, simula sa simula. Sige po, sir. Kasi po yung ako po bilang bunso sa amin magkakapatid. Ang pinaka... Una ko pong... challenge sa buhay, yung nawala po ang ama ko. Dahil po bilang bunso, ang sakit-sakit po sa loob ng nawala yung aming ama. Pero na-overcome ko po yun dahil alam ko po na may plano po si God bakit niya kinuha sa amin yung father ko. Kaso po, since 2019, dumating na naman po yung nawala naman po yung mother ko. Mas lalo po akong nasaktan na sobra dahil noong time na yung po may iniwan siya sa aming malaking problema na hanggang ngayon po pinagdadaanan ko. Nalaman po namin nung patay na siya yung tirikan po ng bahay niya hindi po sa amin. Ngayon po, yun pong pinsang buo niya, hinabla nila kami. Ang masakla po noon, sa akin po naka-address yung habla dahil po ako lang po yung anak na immediate na malapit sa kanya. Akala ko po yung hirap ng loob, hirap ng katawan, matatapos na dahil nung time pong yun, ako po ang nag-alaga sa kanya. Almost 8 months na inalagaan ko siya. Dumating sa punto na kailangan na naming harapin na mawawala na pala.
masaklap po. Nung namatay po siya, doon namin nalaman na may malaki pala siyang iiwang problema na kailangan pong umarap doon ako. Akala ko po ay, ako po ay ano, halos magka-depression na, pero salamat pa rin po sa HealthWell. At yun po ang naging sandalan ko. Gusto ko po lagi na umaalis ng bahay. Dahil pagka nasa bahay po ako, para pong sasabog ang ulo sa pag-iisip. Dahil imagine niyo po yung bahay ng mother ko. Almost 60 years po kami doon na bago po siya namatay. Pinaayos po yun ng kapatid kong panganay. Pinakontrato po yun. Inabot po siya ng 4 million. Tapos naka-address po sa akin yung hablaang nakalagay po. Gusto na nilang makuha yung lupa kasama ang bahay. Kung hindi kami papayag ipagigiba. Hindi ko po matanggap doon yung kung saan kami lumaki, kung saan kami nagkaisip. Mawawala pala lahat yun sa amin. Ang sakit-sakit sa loob. Tapos nung parang magkaka-depression na po ako, doon lang po ako parang natauhan sa ate ko. Sabi ko ng kapatid ko, huwag mo yung intindihin. Huwag kang mag-alala, baka iniisip mo, kaya ka nagkakaganyan dahil baka ako magalit. Dahil ang laki ng nagastos pag natalo tayo sa kaso. Sabi po ng ate ko, pag daw po kami natalo, ipagigiba daw po niya yung bahay kaysa isuko namin yung aming ina sa kanya. Pero ganun pa man po, ang sakit-sakit pa rin sa loob na yung nag-ugnay sa aming magkakapatid na aming tinirhan, mawawala pala ng pag dumating yung punto na kami matatalo na sa kaso. Ang binigay po sa akin ng Panginoon Diyos ay parang ang hirap dalhin dahil kahit pa kung gusto na ng ate ko na ibigay sa kanila yun or ipag-iba, parang ang ano pa rin po sa akin ay ano po yung na, parang dahil sa akin magigiba, pero alam niyo po very blessed po ako, very thankful po ako. Bago po dumating ang puntong yan, nasa HealthWell po ako. Dahil kung ako lang po ay sa bahay, hindi ko po kakayanin. Alam, pakiramdam ko po magkakadepresyon ako sa asabog ako. Kaya po, marami po salamat sa upline kay Sir Jeff na yun po siguro ang lason ng Panginoon kung bakit ako na napunta sa HealthWell. Atay. Atay. Sayri. 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 Ayan, no? Para tayo nanonood ng MM King. Siyempre, ganun talaga eh. Alas pare-pares po, nagkakaroon ng mga ganyan na sitwasyon. Malaking tulong po itong mga ganitong klaseng itong ginagawa natin. Meron tayong group na ganito na kung saan puro positive, merong mga kung meron man tayo na encounter na ganyan, nalalagpasan naman natin. Ayan. So, nandiyan na ba siya ulit? So, nag-30 na tayo pala, no? 30 na tayo. No. Game. So, ayan na.
Back to you, Ate Lizelle. Wait lang yan. Po. Tubig, tubig. Tubig. Inom ka muna ng tubig. Ayan. Ah, dragon fruit pa. Hindi. Maraming barley yung stock. Okay, take it away, ate. Kwento mo sa amin kung paano mo nalagpasan ng mga bagay-bagay. Naging ano ko po yung pag-health well. Dahil pagka po ako ay nag-network, nakakalimutan ko po yung problema. Kaya ang galing po ng Panginoon Diyos dahil dalhin man tayo sa pinakamatinding pinagdadaanan, bibigyan ka ng isang bagay na alam mo sa sarili mo yun ang makakagawa. Lalo na po pagka time na may magkakahiring, ako po ay napaka-uneasy. Pero pagka po natapos yan, balik sigla na naman po ako. Binibigay ko ang best ko sa pag-health well para magamot yung aking nararamdaman. Ang hirap po ng pakiramdam na ang tanong ko lagi noon sa Panginoon Diyos, bakit ako siyam kami? Ako pa yung bunso, bakit sa akin binigay? Inaano ko na lang po ang sarili ko na siguro may plano ang Diyos. Bakit ako ang itinayo dito? Siguro sinusubukan niya kung gaano ang katatagan ko. At sabi ko nga po, lagi naman ako nagdadasal na, Lord, tapusin mo na ang pinagdadaanan ko, hindi ko kaya. Pero parang pakiramdam ko ang inaayunan pa rin niya yung nagkasos amin. Ginamot ko na lang po ang sarili ko na anak din siya ng Diyos na siguro ako ang magiging way para mabuksan ang puso't isip nila na kami po ay hindi naman po namin talaga inaangkin yun at hindi naman po namin akalain na ganun ang sistema noon. Kung maaari lang nga po ay di pag babayaran namin kaso po masyado na talaga kaming ginigipit. Ang gusto po talaga nila yung overprice na kung hindi namin kayang ibigay, ipag-iba yung bahay. Di po ba ang sakit-sakit na ikaw ang napatayo sa ganun problema. No. Nasa tanang buhay ko, hindi ko po akalain na ang pinoproblema ko, hindi problema namin ng aking pamilya, kundi problema namin magkakapatid. Kaya ako po talaga ay lubos na nagpapasalamat at naandyan ang health well dahil talaga po kung hindi sa health well, kung ako lang po ay nasa bahay, hindi ko po talaga kakayanin. Ang naging ano ko po, way para makalimutan ko sa inaraw-araw yung problema sa health well po. Kaya po para sa mga ano, sa iba na may pinagdadaanan, simple pa po yung pinagdadaanan nyo. Wala po kayo sa pinakamatinding pagsubok ng Panginoong Diyos. Ako po, pero ako po alam nyo, positive pa rin po ako. Na kahit anong negative ang pinagdadaanan ko ngayon, meron po tayong kasabihan na ano, hindi lahat po ng panahon ay tag-ilan. Hindi tag-unos. Siguro po dadating din ang oras na sisikat din po ang araw para sa mga kagaya namin na may pinagdadaanan na mabigat. Kaya po bilang pang-inspirasyon po sa lahat, ano man pong pinagdadaanan nyo, huwag po kayong panghihinaan ng loob. Ang gawin nyo na lang po, kesa pong magmukmuk kayo sa bahay at pasanin kung ano man yung bagay na yan,
ituon nyo na lang po sa paghahanap buhay. Nagamot na po yung inyong nararamdaman at the same time po, hindi nyo po napapabayaan yung inyong pangkabuhayan. Dahil po, siyempre po tayo po ay may kanya-kanyang mga anak, may kanya-kanyang pamilya. Yun lang po. At eto na naman nakikita po. Mo yung slides mo? Opo. Sorry ah. Yung, ayan, sige, what, go. Opo. What is the reason joining at Health Wealth? Success on money? Ano po? Ang masasabi ko po dito, kailangan po natin talaga na dadating po ang panahon, magre-retire po tayo. Mamamahinga po tayo, tatanda po tayo. Maganda po talaga habang maaga mapagtagumpayan natin na sa pagtanda natin, meron po tayong nakapondong pera para hindi po tayo pasaanin ng mga ating mga anak at hindi po tayo iparapol ng mga anak o pagpasapasahan. At para naman po doon sa success on health, ito po, ako po talaga ay very blessed at nakilala ko po ang Health Well. Dahil kaya po ako na-involved dito, gawa po na sa aking health. Kaya ang Diyos po talaga marunong kung saan kang sasagutin kung ano talaga yung lagi mong pinagdadaanan, hingin mo, bibigyan ka po ng kasagutan. At success of family po, gusto ko po talagang lahat ng anak ko maging success makatapos ng pag-aaral na maburaman po tayo sa mundo. Maalala po tayo ng ating mga anak na may maganda po tayong naipamana sa kanila. Kaya nilang mabuhay kahit maiwan po natin sila dito. Yun naman pong success on spiritually. Ako po talaga ay matindi na po ang faith ko talaga kay Lord dahil yung pinakamatinding hirap andito na eh, sagad na. Pero dahil po sa kanya, na-overcome, pagtiwala lang po tayo na lahat po ng binibigay ng Diyos may kasagutan. Yun lamang po. Dito po, who is a target client? Lahat po sila. My user. Ang user po, napansin niyo po ba lahat ng naging user? At lahat po ng naging leader ng CAPS nagmula po sa user. Kaya lang po, kanya-kanya pong dahilan. Yung iba po dahil gawa ng health at yun naman pong iba dahil sa pangangailangan po sa pangkabuhayan. Kaya yung mga user po natin, lahat po yan dapat ating pangalagaan dahil dyan po tayo makakakuha ng dealer na mapupunta po minsan sa network builder. Sa retailer po, ang ano ko naman po dito, yun pong walang puhunan. Minsan po ganon yung ano ba yung tawag dito? Nagre-retail sa minsan po umaangkat-angkat po sa inyo. Pero ang gusto niya po talaga kumita. Ako po sumusugal sa mga ganito. Dahil po yung ganyan, ang wala po talaga pera. Matuto lang po tayong bumasa kung anong klase ng tao ang kaharap natin. Dahil po ang para po pag napag-aralan po natin na pwede po natin silang pagtiwalaan, dyan po natin makikita na may potential siya. Ang wala lang po talaga yung puhunan. Pero pagka po ginawa niya yung negosyo, kaya niya pala. Dyan po ako nag-umpisa dati sa direct selling, yung maging retailer. At dito naman po sa network builder, pansinin niyo po yung ibang leader ni Abjep. Mga network builder po yan. May mga kanya-kanya lang pong rason bakit po sila ay
napunta sa Health Well at sa kagandahang palad naman po, dito po sila nag-success. What is your daily routine in prospecting? Daily post online. Ang advice ko lang po, tama po yon, marketing strategy po yung pagpo-post through online. Pero pag po natin ibababa yung kalidad ng ating produkto, hindi po natin gagawing isda or ano pa man yung binebenta natin. Ano po ang ibig kong sabihin? Pwede po tayong mag-post yung pong mga activity natin, yun pong pagdi-demo natin, yung mga activities po natin, maganda po yung i-post. Iisipin po ng mga viewers na maganda yung produkto dahil marami po ang bumibili. Hindi po ang pagpo-post sa Health Wealth ay yung parang inilalako pong isda sa FB. Kailangan po yung kalidad o yung reputasyon ng produkto na andoon pa rin. Napakaganda po talagang marketing strategy po yung pagpo-post through online. At yun naman pong daily talk offline, ako po kinakategorize ko po lagi yung yung kausap ko. Dahil po pag minsan, dapat po alam natin kung ano po ang sabihin na po natin ugali. Dahil iba-iba po yan eh. Baka po banat ka ng banat, hindi na po pala natutuwa sa pinagsasasabi mo. Kailangan po mabasa mo kung anong meron siyang pagkatao. At dito naman po sa daily follow-up, dealers or weekly banding, kailangan po talaga pinapollow up natin yung mga dealers natin. Dahil kagaya ko po, kagaya ng iba, meron po din yung pinagdadaanan. Ngayon po, pag wala po yung nakakausap, dyan po papasok yung nane-negative sila. Dahil napupokus po kung anong problema, sa problema yung kanilang eagerness sa pag-health wealth. Kaya kailangan din po talaga ang turing po sa ating mga dealers, pamilya. I-banding po natin, kausapin po natin kung hindi po pwede ng face-to-face, kahit po sa cellphone, follow-up lang po, or kahit po sa chat. Yun naman pong daily promotion. Ako po, kahit po sinong makaharap ko, pinopromote ko po lagi yung product na talaga pong napakagaling po ng ating produkto. Kailangan po talaga na always lagi po tayong may nakakausap. Doon po talaga nahahasa din ang pakikipag-usap natin sa mga tao. Next po. What is the hot prospect? Yung pong ang ibig pong sabihin, kung may money, yung kayang makabili. Meron po kasing meron po kasing tinatawag na kaya ko pong bilhan ng produkto, pero ang tanong, kung gagawin niya po ba itong negosyo? Ano po? Dahil po minsan, bibilhan ka nga ng volume yan once lang po. Pinagbigyan ka lang dahil kaya niyang bumili. Pero yung continuation po or yung pagiging consistent sa pag-produce ng product ay hindi na po nangyayari dahil meron na nga po sila niyan. Yun naman pong time, meron po kasing dealer na may oras. Ang wala po dyan minsan, wala silang pera. Pero, kaya naman kong magbigay ng oras para sa negosyo. Yan po din, maganda po yan. Dahil po yan, pagka po ang isang leader nagbibigay ng oras sa mga seminar,
gusto po nila, interesado po. At yun naman pong, yun po namang patatlo, yung cold sa ball. Ito po, meron po talaga na dealer na very coach sa ball, kaya po nilang i-coach ang isang grupo ng parang napakadali din po sa kanila. Ito pong ganito, ang pagka po ganitong dealer ang kausap mo or client, ito po, kailangan bibigyan mo po yung respeto sa kanya, pinakikita mo, para po mabigyan ka po ng ng time na kausapin, dahil po yung mga ganyang tao, sabihin na po natin na mga respetado. What is your mindset on closing the deals? Pre-taste. Maganda po yan. Dahil minsan po, meron pong kliyente na gustong-gusto na yung product pero nag-aalinlangan, lalo na po at Green Barley, ang isip nila po dyan, lasang damo. Lagi pong iniisip na mga yan, lasang damo yan. Kaya kailangan po sa pag-close ng deal, at nag-aalinlangan ang iyong kliyente, pa-pre-taste mo po. Ano pa ba naman po yung magpa-pre-taste tayo kung ang kapalit naman po noon ay bag na produkto? Ano po? Yung pong discuss promo, kailangan po mailatag mo po sa kanila yung pagka po may promo na yung pong ating kikitain, yung pong dagdag pong kita dahil may promo. Meron po kasing tao na nai-excite pag may mga promo yung mga product. At yun naman pong seal the vision, kailangan po maipakita nyo kung ano po bang kahihinat na natin sa negosyo. Ako po, lagi ko pong binibision kung anong ginagawa ni Upjet. Lagi ko pong sinusundan kung paano po niya ginagawa yung negosyo. Sa ngayon niya po, naisip ko, very easy na lang sa kanya dahil siya ay alam na niya kung paano ang pag-MLM talaga. Kailangan po talaga dito sa ating negosyo, hindi lang po paramihin ang miyembro, kailangan po paramihin ang grupo. Kung maaari po, kada isang may south, may north, kung kaya talaga, bakit hindi? Ano po? Yun naman pong ABC rules. Ako, ito gusto ko po to eh. Ako po, pagka po ako may mga kliyente na kaya lang po, basahin niyo din po muna yung kausap niyo. Baka po mamaya nayayabangan sa pinagsasasabi mo. Meron po kasing tao na parang ayaw nila na merong yung aangat sa kanila. Ano po? Pero meron naman din pong tao na pag kinuwentuhan mo, binild mo yung upline mo, yung grand upline mo, na i-excite sa pinagsasabi mo. Kaya po, kailangan po, ang bawat dealer po, alam po yung ABC rule, na kailangan po natin i-build up yung mga upline, tayo po ang pinaka-bridge, para po yung kliyente ay mainggan niya po sa ginagawa natin. Yung focus on feelings, ito po minsan, hindi, inaanuhin niyo po yung damdami ng kausap, dahil baka po mamaya, hindi niya pala po gusto yung may pinagdadaanan siya or ano man po ang kanyang kailangan po, aayon ka lang po sa kanya. Dahil bilang tayo po ay leader, kailangan po
aanuhin din po natin yung damdamin ng kliyento o ng ating dealer. Yun naman pong Sildaril, you, pakita mo lang po kung ano ka. Huwag ka pong magbalat kayo dun sa mga kliyente na sasabihin mo, ito na ang meron ako, ganito na ang napabot ko. Dahil po yan, hindi po yan malilihim eh. Malalaman po nila kung ano talaga ang meron ka. Kaya kailangan po, sa bawat kausap natin, magpakatotoo lang po tayo. Yeah. Ako po noon. Ang akala ko po noon, natapos na po ang pangarap eh. Dahil yung hindi po ako nakatapos, malaki po yung kabawasan sa pagkatao ko at saka parang ang hirap po eh dahil iniisip ko palagi kung ako nakatapos, hindi ko sana dadanasin yung hirap na pinagdaanan ko. At saka ako po noon ang old self ko po noon, ako po may colonial mentality. Dahil ako po ay bunso, syempre yung center of attraction ni na kapatid or ng magulang nasa sayo. Na parang nag-aaral pa lang po ako. Gusto ko yung mga suit ko, yung sapatos ko. Pero nung ako po yung mag-asawa, na wala po yung ganun, na-focus po lahat doon sa mga ano ko. Pero ako po lagi noon, iniisip ko, ano kayang magandang kinabukasan na maibibigay sa mga anak kung ganito lang ang buhay. Kaya ako po ay best na kilala ko po talaga ang HealthWell na malaki po talaga ang naitulong sa amin. Kaya po yung mga bago na dealer, gawin nyo lang po, dire-diretso lang. Sa dulo po may kahihinatnan. May babago po talaga ang buhay. Kung ano man pong rejection, ano po yan? Po yan ang success. Pag hindi ka po na-reject, babalikin mo pa yan. Kaya habang maaga, may rejection na, may negative na. Para pag naandun ka na sa success, wala ka nang babalikan pa. Dahil sasabihin ni Lord sa'yo, balikan mo yon, hindi mo yan napagdaanan. Kaya nga po, doon sa aking old self, may palibasa po bunso, may amin ko po parang may minsan yung ugali pa rin po akong hindi kaya dahil nga po ako bunso sa pamilya, hindi po ako ng maliko. Pero nung ako po ay na-involve sa HealthWell, kailangan po talaga, doon ko po nalaman na pagka ikaw ay taga-HealthWell, gumaganda ugali mo. Ako nga po sa totoo lang ay dumating sa punto na ako po ay nagtampo kay Abjep. Pero alam niyo po, sarili ko rin po ang sumagot na lahat po pili ganun. Na ang isip ko, nung una, napabayaan na. Pero hindi po. Dahil nung una po talaga, ilang years din po ako na inalagaan ni Abjep, tinuruan, paano mag-network. Pero dadating po talaga ang punto na pag marunong ka na, matuto ka po manindigan sa sarili mo. Ano po? Dahil lahat po yan, kung gusto mo pong mag-success, kasama po yun. Kahit makalang, tatayuan mo. Mag-demo ka mag-isa mo, mag-marketing kang mag-isa mo, para malaman mo kung kaya mo ba talaga ang harapin ang negosyo. Para po sa message ko po sa aking grupo na Team Caps Genesis,
talaga pong napakabait po ng Diyos. Dahil po nung talagang sa tindi ng pinagdadaanan ko, doon po talaga binigay ni Lord sa akin yung aking mga dealers, ang aking mga leaders, na talaga pong sa araw-araw, sila lang po yung talagang katulong ko sa para maabot namin pare-pareho yung pangarap namin. Sabi ko nga po sa kanila, hindi lang ito pang madalian, pang habang buhay natin ito. Yung ating samahan, kailangan talaga maging ano tayo sa isa't isa. Na kung ano man ang problema, sinasabi ko po sa kanila na dapat po wag na pong mapupunta sa iba. Sabihin na lang po sa akin para po maagang masolusyonan. At ako po bilang isang nanay ng grupo, gagawin ko po ang lahat para po gusto ko po hindi lang ako ang magsasucess. Kasama po yung aking mga miyembro para po pare-pareho naming maabot ang aming pangarap. At para po sa CAPS All-Star Family, very thankful po ako na naging belong ako sa CAPS All-Star Family. Nagpapasalamat po ako sa ating grand upline dahil nung time po na wala talaga akong alam sa MLM, siya po talaga ang kasakasama ko. Hanggang sa dumating po yung oras, pinasa niya po ako kay Apjomar na siya naman po yung nag-alalay sa akin. Kaya sa mga bago po, sa mga dealer ko po, sa mga crossline ko po, na mga leaders din, tayo po ay, ano ang ating pong ginagawa ay para sa, hindi lang puro para sa atin. Kailangan po maging trophy po natin na yung pong ating mga member, maakay po natin sa success na yung hirap na pinagdadaanan, maging sa financial man or sa problema, kasama po tayo para po tayo ay pare-parehong magtagumpay. Mayroon, kung medyo man po mabagal yung ating ginagawa, ang mahalaga po hindi tayo susuko. At tayo po ay, lahat po doon tayo pupunta sa finish line na pareho po, pare-pareha po tayong magtatagumpay sa isa't isa. Thank you po. Okay. Woo! Palakpakan naman natin. Oh, ako na yung magsabi. From the beginning, nag-start yun, mahigit na. And then, nakapaglabas po ng Toyota Wigo, ang malupit, bayad na lahat. So, wala nang bayarin to. Kaya, panay ano na lang. Alaga sa grupo. Yun nga, sabi ko, i-share niya kung paano niya ginagawa. At eto, sinare nga po niya sa atin ngayong gabi. Maraming salamat, Mentor Lisel. So you are one of the mentor na kasi po nag-handle po kayo ng grupo nyo, ng yung CAPS Genesis. Thank you po. So sana sa maiksing kwento ay may natutunan po tayo. May natutunan po ba? Madami, sir. Madami. Ayun. Na-inspired po ba? Nabitin po ba? Opo. Wag na po eh. Ang natutunan ko,
Ang natutunan ko, basta wag babanat ng babanat. Hindi nagugustang ang kausap, ay magalit. Yes. So yun. All in all, talagang ano, ang business po natin, yung ginagawa po natin, talaga pong para po ito talaga sa lahat. Nakita nyo naman, isang plain housewife. Okay. Tapos, maraming malalim po yung pinagdaanan sa buhay. Pero nilagpasan niya po yon. At ngayon, namamayagpag po. Yan. At abangan po pa po natin yung mga resulta po ng speaker po natin sa mga susunod pang panahon. So, raffle na tayo! Yan ang manihihintay ng iba!